At ng mga maalamat na guro sa buong Pilipinas. This is Teacher Maalamat, magbabahagi naman ng isang update na may kaugnayan sa kagawaran ng edukasyon. Humiling ang DepEd sa Comelec para sa mas mataas na kabayaran para sa 2022 para sa mga manggagawa sa botohan sa unahan ng pambansa at lokal na halalan sa susunod na taon. Hiniling ng Department of Education or ng DepEd sa Commission on Elections or Comelec na magbigay ng karagdagang kabayaran para sa mga tauhan ng pagtuturo at hindi nagtuturo na magsisilbing mga manggagawa sa botohan. Sa isang pahayag na inilabas Webes, sinabi ng DepEd na nagsulat sa Education Secretary Leonor Briones kay Chairman ng Comelec na si Sheriff Abbas noong Pebrero upang dagdagan ang honoraria para sa mga manggagawa sa botohan sa gitna ng pandemya. Kinikilala namin na mayroong pangangailangan para sa isang mas mataas na kabayaran para sa mga guro dahil ang panganib ng COVID-19 ay narito pa rin. Tiniyak din namin na ang hiniling na halaga o mga rate na inireseta ay makatarungan at makatwiran, sabi ni Briones. Ayon sa DepEd, ang inirekomendang kabayaran para sa chairperson ng electoral board ay 9,000 pesos habang mga miyembro ng lupon ay dapat bigyan ng 8,000 pesos. Sa kabilang bandang, DepEd supervisor official or DESO at ang staff ng suporta ay dapat bayaran 7,000 at 5,000 ayon sa pagdaragdag ng DepEd. Ang mga manggagawa sa botohan ay dapat din makatanggap ng hazard pay na nagkakahalaga ng 500 pesos bawat araw, iminungkahay ng DepEd. Ayon sa DepEd, ang mga guro ay dapat magtrabaho lamang sa maximum na 8 oras kasama ng paghanda at ang mga aktibidad pagkatapos ng halalan. Dagdag nito na dapat magbigay ng pondo para sa pagpapanatila at pagkukumpuni ng mga paralan na gagamitin bilang mga sentro ng pagboto. Sinabi din ng DepEd ng mga probinsya ng on-site swab testing at ibang serbisyong pangkalusugan sakaling ang banta ng COVID-19 ay nandyan pa rin, dapat isaalang-alang sa panahon ng halalan. Bukod dito, 1,000 na allowance para sa pagkain at tubig at 2,000 pesos para sa gastos sa transportasyon ang dapat ibigay. Hiningi rin ng DepEd ang Comelec para sa pagbibigay ng honoraria para sa mga piling miyembro ng Comelec DepEd Monitoring and Coordination Team mula sa gitna at mga tanggapan sa ilalim ng 2022 DepEd Election Task Force. Titiyakin ng mga pangkat na ito na bibigyan ng ang mga guro ng sapat na impormasyon pang technical at legal na tulong sa pagganap ng kani-kanilang mga tungkulin sa darating ng mga botohan. So, narating na ng GMA News Online ang Comelec para sa komento nito tungkol sa apela ng DepEd, ngunit hindi pa ito tumutugon hanggang sa oras ng pagpost. Sinimok din ni Briones ang mga opisyal ng DepEd na aktibong lumahok sa darating na alalan na integridad at katapatan dahil sa ngarin ng bansa na magkaroon ng mapayapa at patas na halalan. Nananawagan kami sa lahat ng aming mga opisyal at tauhan na panitilihin ang neutralidad. Ito ang pansin at hindi partisan na serbisyong pampubliko. At manatiling isang beacon ng integridad, sinabi ni Briones. Kami sa kagawaran ng negosyon ay nagpapasalamat sa aming mga guro voluntaryo sa patuloy na pagiging frontline ng pinakamahalagang pagsasakatuparan ng demokrasya sa bansa, dagdag niya. That is an update which has a relation with the Department of Education. Muli, this is Teacher Maalamath signing off.